The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Just listen. Sama-sama sa TLC. Hi, good evening, no? Welcome, Kapo Jerry. Maying gandang gabi sa mga viewers natin sa Monday edition ng Heart That Listen, o Monday Stewardship. Okay, and nandito na naman si Kapo Jerry and si Cole Sisoy. Again, no, medyo challenge ang isang big brother natin ngayon na nasa Bukidnon, no, si Kapo Alex Solano, because of nag-brown out daw sa Bukidnon right now. But don't worry, no, Kapo Jerry, our HR practitioner here, no, is ready. Always ready to share his experience and insight. Especially, Kapo, ang ganda ng topic natin ngayon. Right? No? Yes. Very relevant. Still very relevant. Mm-hmm. It talks about, no, keeping the workplace a happy place in the midst of pandemic. So before kami mag-proceed ni Kapo Jerry, no, you would like to invite everyone, if you have insight, if you have questions, you can chat. And sa mga viewers natin nakikinig, sa mga big brothers, sa Sakusi St. Francis Xavier College Seminary, mga big brothers, no, mga HR practitioner right now. Yes. Mga workers right now, no, this program is for you. Okay? So, Kapo Jer, no, let's do it. Yes. Good evening, everyone. Another rainy evening. And yes, this has been in the a series of season like this, rainy season or rainy days. So tonight, this evening, the topic is about keeping the workplace a happy place in the midst of pandemic. So yes, there is that strong word or command, keeping. So the challenge is, why do we keep it? How do we keep it? And it's more of a stewardship issue. How can we be responsible in keeping the workplace happy? We all know happiness, accordingly, is a choice. Happiness is quite relative because your happiness might be stressed or yung kinaliligaya mo. Ano ba yan sa Tagalog? Ikasakit. Yung ano ba ka? Martir. Diba? Yeah. Martir sa trabaho. Yan ang happiness mo. Kalipay akong kasakit. Yung kaligayahan mo. Yung mga ano. So parang sa mga sadista na point of view. Mm-hmm. Your pain is my happiness. Yes. So tonight, if we recall and somehow look at big companies, large companies, they are into projecting themselves or posturing their company as a destination for people to get happy, entertained somehow. Yes. Especially today that Christmas is in the offing, no? Andyan na mapifeel natin, makikita na natin yung mga indications and all. Yeah. Instruments, yung mga lanterns, these are all attracting people to provide happiness. But again, there are those genuine companies and of which we are quite medyo jealous tayo na gusto din natin gayahin. So why is it so? Happiness becomes to most a strategy. Wow. Sige. Yung iba nga, unahin natin, ha? Happiness is a strategy. Okay?
Yes, it has become a very effective and somehow efficient strategy for which maraming bottom lines na na-uplift dyan, because yung referring to providing happiness as a structure in the workplace, yung talagang sinadya na ganito. Example, okay lang ba mag-example tayo, Cubs? Yes, Cubs. So, Cubs, before that, happiness is a strategy. So, therefore, it is intentional. Yes, intentional. Okay, intentional. Design, is a part may of... design. Mm-hmm. May design talaga siya. Okay, Cubs, sige ko. You can give example. The invested on it, no? Like, example, so, Google, yun mang makikita natin. So, the heavily invested on yung mga perquisites, yung mga perks, yung mga chichiburichi para sa empleyado, no? Yung may pa-free food sila, may pa-free class, etc. Though, of course, iba-iba yung approach. Pero yun yung nakikita, na-prove nila in a study na yung employee satisfaction umabot, nag-raise or nag-increase ng 37%. Wow. Kasi, big number, Cubs. 37%. Huh? Yes. And it pays off. Nakikinabang sila doon. Though medyo, kumbaga, business lang yung concept. Pero sinadya naman nila kasi they are curing the attrition issue. So, yung structure nila, yung quality, employment quality, about health, about safety, training, yung mga development programs, the habit arranged, organized na for employees na mararamdaman magiging happy. So, and even yung ano nila, Cubs Jer, I've seen sa movie doon, di ba, yung sa Google, even how they structure their mga bagay doon sa loob ng offices nila, di ba? Yes. Pwede kang maglaro, di ba? You can relax, di ba? Sa iba ang setup talaga, no? Kaya nga, based on study daw, Google has become a very happy workplace na gusto talaga most people would like to work in Google. Right? So, parang lumalabas sa formula nila na you treat employees well. Tapos, coupled with employee friendliness. Yung dalawa. Yung treatment at saka yung pagiging employee friendly. Wow. So, nagiging parang philosophy na lang company. So, sa tingin naman natin, it's while we are mentioning this, we are not saying na absent to sa mga kahit sari-sari. Andyan yan. Mm-hmm. Ang version nga natin dyan, dyan ka magbili, maganda dyan, enjoy sila, maabi-abihon yung parang treatment. Yeah. Yung comfort, yung the way, yung tao talaga ang tingin, yung customer. So, kaya nga napasok yung mga customer experience, yung mga touch points doon. Yeah. So, may iba-ibang version yan. Pero the way we look at it, it has become a strategy, yung happiness. Yes. Okay. So, kasi strategy yan, nagkaugnay-ugnay yung lahat na dyan tayo. So, maganda din na kaya nga strategy. So, ang first concept ng keeping the workplace a happy place, while it is more of a responsibility for management na pagandahin yung treatment sa tao, to some, it has become a strategy and it is a very good strategy. Yeah. Yes, oo. So, yung iba, medyo scientific yung approach. Yung iba naman, parang cordial lang, pagiging cordial. Yung pagiging makatao, treatment. Mm-hmm. So, andun yung si Smile, andun yung si Tagad-Tagad, yung pansin-pansin. So, kahit we do yung application, pero we look at it, kahit nga magsimba tayo from minsan-minsan, parang affected tayo sa, andyan, napaka-stricto sa protocol. Kumbaga,
Yung iba, medyo smiling. Sir, yung baby mo, hindi pa pwede. O, iba. Kasi, yes, we count on yung treatmenting. So, kaya nga, strategy. Kahit sa anong bagay, happiness becomes, most likely, effective strategy. Yeah. Pangalawa dyan, yung tao na nandyan, kasi nagiging culture yung happiness, nagiging way of life, at nagiging satisfactory naman yung stay ng tao. So, yeah, bayan, lumalaki yung retention strength ng isang organization. Mm-hmm. Enjoy eh. Enjoy. Yeah, kaya nga, nagbabanding-banding. Bakit nga yung illegal hanggang ngayon hindi pa nabuwag? Mm-hmm. Baka happiness din yung strategy nila. Magiging high always. High. Tawa. Diba? Tawa ka, sir. Yun yung, bakit ang daming member sa rugby boys? Bakit ang daming member sa mga ganggang? Mm-mm. Tingnan mo yung lifestyle nila. They are always laughing. They are always laughing. No, negative kasi, lang yung connotation. Pero, andyan yung strategy. Kasi in everything daw, no, the objective of every person is happiness. Yeah, bakit mo ginagawa ang isang bagay? Because the bottom line is you want to be happy. Right? Yes. Yeah? Diba, Cubs, maski iba, no? Sabihin natin na malaki ang sahod dito sa kabila, hindi naman kalakihan. Kaya lang, bakit siya tumatagal doon? Diba? Because if you ask the person, sabihin naman niya, isa lang ang sagot eh. I'm happy here, sir. Yes. Right? Taas yung retention power. Mm-hmm. Kung balikan natin yung seminary life, ano yung kinakain natin doon? Parang, pero hindi na natin naisip, simple, whatever. We are just happy. Yeah. We are just happy. So, kahit anong situation natin doon, we tried, kasi we are happy. Mm-hmm. So, andun yung treatment, Cubs, andun yun. Yung friendliness. Yes. Para tayong mga ants na siging bow. Bow. It creates bonding. Yeah, and to think, more than 100 tayo doon, di ba? Yun nga. Oh, first year, second year, third year, fourth year. Ano, tama ka, no? There's, no, the laughter is different, right? Oh, yeah. Pag naalala natin si Sinun, si Cap Sinun, enjoy na tayo dyan. Cap Sinun surtot. Pag nag-ano tayo, susukultural. Pag nag-susukultural tayo doon, di ba, Knight? Di ba? Iba talaga yung tawanan eh. Genuine. Ako yung binubuli at ni Eliezer. And even right now, Kaos, di ba? Kahit nag-meet tayo, no, years ago, the laughter is still the same. No? Buhay pa yung memory. Yung memory card, yeah, because pa. We connect to that happiness, no? Yes. Na nandoon hanggang ngayon. Right? Yes. So, ang tindi talaga, yung iba lang, nagawan lang nila ng paraan na parang structured yung kalabasan sa happiness. So yun ang first premise natin na why do we keep the workplace a happy place? First, it is good for business. Pangalawa, yes, it is good for everyone. Yung okay, yung treatment, buhay yung treatment eh. Mm-hmm. Makatao, maka-Diyos, andyan lahat. Kasi yung pagiging keeping happiness in the workplace, kakainin yung mga remorse doon, kakainin. Yes. Diba? Kung ang tao happy, yan sabi nga nila, kung happy ka, nakakalimutan ang problema. Totoo. 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 Kasi, kaya nga, papunta tayo sa second topic natin na ang happiness in this pandemic, whether we are still in the midst or to some areas, they are already in post-pandemic. Mm-hmm. They are no longer in the midst. So yung nasa hospital, in the midst pa yun. Mm-hmm. Pero yung iba na enjoy na doon, nagkakaltas-kaltas na lang may filing, refiling, canceling doon sa kumilik, enjoy. O, ano yun? Post-pandemic na yung situation. Post-pandemic. So, anong nandyan? Happiness in the midst or during or post-pandemic. Yan naman kasi ang magsusustain ngayon yung happiness kasi nasa ordeal tayo.
nasa turmoil, nasa ano ba yung tawag nila, yung na-traumatize tayo masyado. Yes, tinamaan. Kaya, yes. Wiwindang Cubs, nawiwindang talaga. Oh. Binagyo. Kaya, yung command, have it as in the workplace, happiness. Mental health na naman yung patama natin diyan. Yes. Kasi sa diba, post-pandemic, Cubs? Kaya may postpartum nga, di ba? Yes. Nalabas na yung bata, pero medyo sabog pa. Yes. Sabog pa. Especially ngayon, Cubs, di ba, the next big thing after COVID is, after pandemic is mental health. Yun, Cubs. Yeah. Look yun at the expressions of people. Everybody is wanting to be part of a large group. What's behind? Because of the uncertainty. Because of the insecurities. I want to belong to this group, the winning group. Kasi nandito ang buhay, nandito yung future. Security yung hinahanap. Medyo sabog nga. Mentally, medyo, ano ba yan sa Tagalog? Nabalaka. Yes. And that is a symptom of mental health issue. Nabalaka. Fear of the unknown. Anxiety. Anxiety. So, kaya nga, pag nandyan si happiness, nare-relax tayo. Kaya nga, nare-relax tayo. Nai-entertain tayo eh. Tapos kung nag-smile yung isa, nag-smile yung pangalawa, lumalabas yung comfort setting na hindi pala fearful. Hindi pa, wala pala tayong dapat ikapangamba. Ikapangamba. Oh, so yung assurance andun. Kaya nandoon naman si management, ipoprovide na naman niya yung structure na ganun. Okay, let's taibo, let's what. Nagpo-provide na naman siya ng mga ingredients doon. Okay, may meeting-meeting na physical. Yeah, so, meron tayong mga may mga Friday bijoki, kahit naka-Zoom. Yes. Diba? Kasi pinapakita doon na kumikutik-kutitap na. Kumukutik-kutitap. Andyan na si Hope. Andyan na si... Parang let's enjoy. Let's enjoy. So yung medyo masyado tayong inip. Pandemic eh. Kaya nga, ang next command, keep it happy. Kasi yung happiness, iba-iba yung dating sa atin. Iba-iba. Kaya nga, ang mga tao ngayon, pag sinabi mo, orally tayo, sige, join kami. They are eager. Why? Andun yung happiness eh. Hinahanap kasi yun yung nandun yung parang maluwag na pag-iisip. Yeah. Parang hinahanap natin yung apoy, yung fire ba? No, we want to be ignite. Kasali tayo doon sa nag-ignite, di ba? There's fire. Gusto nating lumapit doon para ano tayo, di ba? We'll also keep warm. Right, parang nauuhaw tayo sa yung new normal. Yung panibagong okay na. Yeah. Kasi deep inside, hindi pa okay. Gusto pa natin i-try na okay na. Oh, nagrarally na kami. Andito na kami. Gusto natin i-test kung totoo bang post-pandemic na ba to. Kaya nga, halos lahat napunta ngayon sa mga entertainment kung saan-saan yan. So, kaya nga, very timely na let us keep it this way na happy na tayo. Okay. Kasi, so, yung happiness backups is ano yan? Kasi you mentioned kanina, di ba? Ano ang role ng ano talaga ng management in ano, no? In keeping happiness in the workplace. Ang role ng management unang-una ang mga tao kung patunta tayo doon sa magiging structure na yung happiness in the workplace. Ang management kung sa new trends ngayon, dapat, kasi gusto natin medyo maluwag, dapat ang approach ng management, kung pwede lang, andun din sa theory why. Yung medyo trust, medyo bigyan kunti ng autonomy. Yeah, autonomy. Okay. Autonomy. Kasi para makaluwag naman. Kasi yung bata, gusto niya maglaro, tapos andyan palagi si yaya. Wag dyan, very restrictive. Hindi magagalaw yung child in us.
Yes. So, mawawala, mawiwirla na naman. So, sa work nga, kaya nga, i-design ni management yon si HR. Kaya, mas maganda na na-onboard yung tao, na-clarify yung mga job expectations. Yes. Mga KPI niyan, ito yung mga gagawin mo, mga indicator, ito yung mga predetermined na mga results na deliverables mo. Pag nakuha niya yun, andun si autonomy. Pag andun si autonomy, magiging happy siya kasi nakikita niya yung meaning na yung contribution niya. So, kaysa hayaan lang siya dyan, tapos pag magkamali, bang. Pagkamali, bang. Ang tamang approach, kung pwede, day one, legally, yan nga ang advice ng Dole, ng Labor Code, na at the first day of engagement, dapat alam na niya yung standards. Yeah. Maganda yan. Kasi kung day one pa lang, alam niya na yung standards, edi, may autonomy siya kundi na, of course, nandun pa rin si supervisor. Pero yes, ang point doon, mapairal yung trust. Kahit nasa workplace siya, kaya nga, keeping the workplace happy, happy siya kasi hindi siya masyadong, parang walang boss, hindi bossy yung approach. Kasi siya yung magki-create eh. Siya yung may autonomy, may authority sa work niya, na pi-perform niya, nalabas, na-express niya yung paano to gawin. Paano niya gawin? Paano to gandahan. Yung innovation, may lalabas yun kasi nabigyan niya ng medyo may space. Mm-hmm. Kasi yung tao, pag walang space, kahit sino dyan, niya na ba? Sa mukha ni mo, mawiwirla na naman yan. kahit nga sa relationship cubs, di ba? Oh, need space. Yes. Call off muna tayo. Di ba? Yes, yung mga relationship, call off muna tayo kasi I need a space. Kasi brain is a muscle. So, iparelax kundi. Masabi nila, 40% frontal lobe. Ito yung palabing nagagawa labas ng reason. Yeah? So, ang point doon, kung ilagay naman natin sa business side. Yes, sa business side, Cap. Sa business side, yung workplace. So, ang happiness, madidemonstrate yan ng management kung nabigyan ng autonomy yung worker. Kasi trust, high trust, parang trust level. Working with trust. So, happy. Kung ma-opposite yun, medyo sabog. Kasi sasabihin naman ng worker, toxic. Yes. Higas, paka. Toxic. Yeah, kasi parang mayroong pinupulis ka palagi, no? The manager or the person in higher position is there to hulihin ka, di ba? Nandiyan para makita na mayroon kang mali. No, dapat siguro Cubs, 'di ba, yung pinaano natin ngayon, advocate natin in the new, no, mga new management talaga is dapat management will be able to see the goodness, ano yung ginagawa ng tao, 'di ba? And yes, appreciate yes, ang ginagawa niya. Parang sinasabi diyan, naalala ko si Sir Ed Fair, yung ini-introduce niya na libro, yung Appreciative Inquiry. Yeah. Sinasabi niya, you dwell on strength. Sabi ng libro, kalimutan ko yung author niya, hindi ko man din nabasa lahat. Mm-hmm. Kasi pag nag-dwell ka sa strength, kaya nga, happy siya, bigyan mo ng autonomy, diyan siya magaling. So, keep it that way. Kakainin man yung weakness niya. Yes. Di ba? Kung umaandar yung makina, kakainin lahat yung load, yung mga baggage niya, ma-overwhelm niya sa strength. Mm-hmm. So, kaya nga, ang approach, dwell on strength, kasi kung if you dwell on negative, sige ka badlong, palo, the more yan mag-negativity. Kaya lang, Cubs, no? In connection with what you are saying, kasi, our wiring, kasi, seriously, when we were young, anong tinuturo sa atin, sa mga parents, di ba? Wag, di ba? Don't. Talagi lang don't eh. Di ba? Wag, no? Kasi no? parang medyo, ano ba yan? Very overprotective yung approach. Yes. So, okay. Sa ngayon, kasi
we are upgrading our mindset now. Yes. Na yung happiness pag andyan yan, it can maabuno yung relationship, meaning mag-grow din yung relationship in the workplace. Kasi kung happy siya, happy ako, pag may i-coordinate ka, maluwag. Kung siya ito, ano sa atin? Yes. So para bang, yun. Para bang you are creating a fire that you want that fire to be a wildfire. Diba? Yes, parang yes. Mag-viral cubs, di ba? Viral, magiging viral. Kaya marunong yung ibang workplace. Company, ginawa nila talaga na happiness as a strategy. Yes. Kasi kung andyan yung happiness as strategy, teamwork, hindi mo na itatanong yan. Lalabas talaga si teamwork kasi luluwag yung relationship eh. Hindi naman restrictive. Mm-hmm. Magiging voluntary na sa kanila yung pag-accommodate o ano, o kumusta, yung ano, madali yung linkage. Yes, tama. At ang kalabasan dyan, happy yun si customer. Kasi hindi man niya sabotage yung process. Yeah, especially nga now, Cubs, that the words that we are using right now is mga shared services. Yes. Diba? We are sharing responsibility and services. And if people are not happy, syempre, di ba, magkaklag, mayroong mga bottleneck dyan. Diba? Kung hindi happy, but magkasabotage. Yes, may sabotage. Oh, tapos pag-deliver, hindi iba na ang bagay na deliver. Iwala, nawala yung chain of yung quality. Mm-hmm. Tama. So, tatamaan yung relationship, maganda, at saka yung progress, mag-grow talaga. Ma-monitor yung progress. So, in result comes sa business, productivity is ano na, no? Parang yes, ano talaga. Yun ang tatamaan. Tatamaan, productivity. So, yung bottom line, yung aangat talaga kasi kung ang tao happy, malalabas man yung energy niya na parang we need hold. Hindi niya alam eh. Nalabas, ilalabas niya talaga. At tingnan mo nga yung taong nag-enjoy. Di ba? It's either hindi niya ma-feel yung kapoy. Ano ba yan? Yeah. Oo, and di ba, Cubs, happiness is energy. Right? Yes. Di ba? Yes. So imagine everyone is grabe yung energy. No, energy. So it will really create ripple. No, ripple. So yung, before tayo mag-continue, Cubs, no, Ma'am Angel, meron bang mga messages dyan? Baka tuloy-tuloy lang kami ni Cubs Jerry dito. Baka ano. Oo, ayan. Coach Loretta, no? Thank you. Good evening, men of HTL, Monday edition. Okay. Ay, si Coach Edilor, no? Good evening. God bless. God bless you too, no? Coach Edilor. Wow, happiness is a strategy. Yeah, ako rin, no? I'm very surprised, no, na sinabi nga ni Coach Jerry kanina. Something new, no? Something new. Kasi ang gusto natin dito, especially sa Monday edition, is that, no, yung mga old practices, no, we will try to introduce something new, mga new breakthrough, no, mga new breakthrough behavior or mindset that we can share with you, no. And one is that as happiness is a strategy. And sabi nga ni Coach Loretta, quality outputs from the employees. Yan, no, tatama yan. Pag people are happy, you can expect them, no, to deliver. Hi Jerry and Coach Sisoy, what makes a workplace happy? Okay, may tanong yung asawa ko, Cubs. Kailangan sagutin na talaga natin to kasi kung hindi, na, lagot ako mamaya. Sabi niya, when management operates on trust, employees are encouraged to grow, right? Diba? And contribute great ideas to the significantly impact company's bottom line. No? Very right. No, yung trust is very important. No? So kung happy ang employees, Cubs, no, there's trust. No, mayroong trust na mangyayari. Okay. So, ano muna tayo, Cubs, ha? 9 o'clock, no? Break, sa mga word muna. From ano, break muna tayo sa ano. Si Coach Beng, happy Monday, no? Happy Monday din, Coach Beng, no? So, Jel, sa mga ano muna tayo, sponsors.
baguhin ang biyaya bawat umaga. Delika po 6:30 AM dito sa TLC. Mabuhay! Are you, your friends, or your family are still planning to come to Australia? Why not? Let's make it happen. And of course, you might be wondering about the visas that would suit you best. So this is the right time. Please tune in every Friday from the 1st of October, 5 p.m. Philippines time or 7 p.m. Melbourne time. So wherever you are, please adjust. So once again, let's talk about migration. It's great to migrate. Only here with Lee on Talk Live Channel. So see you then. Let's talk. Bye. Okay, we're back. Okay, Cubs Jerry. Yes. Okay, so tuloy-tuloy natin Cubs, no? I'm very excited, no? Sa ano? Also, happiness. Happiness becomes now a therapy in terms of creating parang healthy mind, okay. No? Okay. So I corpore minsa in sana. Yun ang topic namin doon, no? Sound sama mind natin. And sound body. Minsa na in corpore sano. Yeah. Pero tagabuhol, parang tagabuhol lang, no? A healthy body is a sound mind, no? Yes. So kailangan mag-jive talaga yan. So ngayon, in the workplace, pag nandun yung keeping the workplace a happy place, yung worker, ano pa bang hahanapin niya? Andyan na eh. So kung hindi yun maramdaman, it's more of a feeling eh. Yes. Hindi pwedeng suggestion lang na rinig. It's more of paano niya maramdaman yun, ma-experience. So medyo bigat mabigat din yun, pero in a simple way, how to structure it, it's just an issue of treatment. Just treat them well. Tapos andun yung friendliness. Wala mang bayad yun. So kaya nga, it's a matter, parang naging strategy. Yung iba lang may perks kasi they are investing on it. No? But in this case, we can have it as a i-structure lang yung activities na mararamdaman. Okay. Andyan yung mga greetings, andyan yung recognition, yung mga kunting bati at saka yung pagpapahalaga, recognition. Yes. The heart of human economy. Yung sabi nila. And recognition should be immediate. Okay? Yes. Huwag nating kung may nakita kang maganda, no, if you are the manager or the superior of that person, immediately, no? Kasi nasanay kasi tayo that blame loudly, praise softly. So now, no, sabi ni Coach Jerry, i-invert na natin, no? If we see something na maganda, tawagin mo, and recognize the person, at kung pwede natin i-broadcast, because that will become a motivation for the person to really work hard. So yung mga social media natin, doon natin i-broadcast. Para mapalaganap, ma-counter yung bashir, more on likes na tayo. Just like. Yes. Mga, di ba, mga companies, guys, meron mga group chat na meron silang specific lang, no? Kung anong magandang ginawa, you can share, no? You can praise the person, and that's good, no? Continue kasi doing it. Kasi contiguous yun. Contiguous. It will breed harmony, it will breed ito. Mm-hmm. It will create a healthy mindset. Healthy mind. Kasi yung pagiging worrying is a habit. Yes. Worrying is a habit. Now, so to counter that, kung nandyan yung happy workplace, medyo ma-lessen yung impact na pagiging worry. Kasi enjoy. So parang nagiging code na, nagiging, sabi mo, kulto na. Yes, kulto na. So hindi naman necessary na happiness equals boisterous laughter. It's more of naka-arrange siya na andyan yung well-being, andyan yung treatment, yung magandang environment.
Sabi nga sa Bible, so nag-jump na ko, na sa 1 Corinthians chapter 15, okay, verse 58, no, parang summarize ko lang na we need to work always enthusiastically for the Lord. Because in the end, the Lord will reward our good work. Meaning, yung pag sanabi natin, it's a strategy. A business yon. Pero if we refer to the Bible, andyan na pala. Andyan. Na we are commanded, it's not just keeping the workplace to be happy. It's always. Always. Excel, no? Dito sa atin may condition, pandemic. Yes. Amidst dito, pandemic. Oh, yeah. Ay, sinabi sa 1 Corinthians, wala mang pandemic. Always nga. Excel in the work of the Lord. For the Lord. Meaning, yes, ang so, work nga natin is an offering. Yeah, para bang si Lord ang amo mo. Yun. Okay. Yun ang kalabasan. Oh, yeah. Yung mga tao dyan are just stewards. Okay, but the yun. Ultimate, no, the ultimate master is the Lord. Kaya galingan natin yung trabaho natin. Galingan yes. natin yung trabaho natin. So, okay. yung pagiging happy, yung happiness in the workplace, parang sinasabi na it's more of our task to dedicate, to be happy. Hindi ka man pwede maging enthusiastic na hindi happy. It will never, aywan ko, rattle. Siguro kung paano ka ba maging enthusiastic na hindi happy? Atarantar na yan, tarantal. Natataranta ka, hindi ka happy. Mm-hmm. Pero yung enthusiastic, ikasi, kung maa-appreciate natin na bawat work, kahit anong work, motherhood, etc., is a form of offering for the Lord. Yes. Doon tayo naging enthusiastic because it shall be rewarded according to that text from the Bible. Yeah. Yes. Binanggit ko lang kasi we are a talk life channel. Channel, okay. And hearts that listen. So it's more than just saying this is according to the science and management. Yeah. We have to go back to the greatest book of all times. Yes. Okay, which is the Bible. And yeah, indeed, no, it's written in the Bible that no, if you work for the Lord, no? Yes. Work with happiness. Okay, and so, it's now the role of the management to really provide psychological safety camps, tama ba? Yes, diba? Psychological yeah. safety. Safety. Oh. Yung yun nga. So, balik tayo. Yung psychological safety sa HR na explanation na naman diyan. Yung management, kaya nga, kung pwede, may ibang management kasi na medyo pikon. Pag may mag negative comment or remarks or parang pinupuna yung management style, yes, parang term niya, parang initan. Yeah. Hindi ganon. We will provide that as an avenue. Bigyan natin ng ang empleyado ng psychological safety na kahit magbigay siya ng whatever comment, feedback, against or feedback, take it as feedback. So, may siloso kasi na management, yan, demote yan, di yan, bad attitude, yan nun. Yes. Hindi. So, may retaliation, Cubs. May retaliation. Kaya people kaya are afraid kasi binabalikan eh. Kaya, tahimik na yung tao. Yes. So, nawawala na yung psychological safety. So, kung tahimik na yung tao, kailan pa siya maging happy? Hindi na siya. So, kaya nga. Happy siya, Cubs, kung mawala yung boss niya. Yun. So, yung kulto. Kaya nga, strategy tong happiness. Now, we welcome yung iba nga, yung may ibang approach, open door policy. Yes, open door Anybody policy. Anybody can just come in. What do you open door policy? Yung sa government, mayroon din silang ganun. May mga 888 or whatever, may mga kaya nga ang mga companies, di ba, na mayroong ano guys, frontline management? Yes. Yes. Yung, yung DTI, di ba? Kay di ba mandatory yan na mayroon kang customers welfare desk? Meaning
kailangan i-attend mo whatever. Bigyan mo ang towards the end kasi gusto natin happy. Happiness. Yes. Ipo-promote natin na comfort setting. Maganda tong talakayan sa business ganun. We welcome everything na in the spirit of improvement. Yeah. Yun yung mga endpoint. Kaya nga strategy yung happiness. Kasi kung lahat, mekaniko, driver, security, kung lahat ang concept is happiness, happiness for employees, happiness for customers, kung naging strategy yun, lahat nagiging kulto nila yung happiness. Yes. Kaya nga, aangat si bottom line. Yes. Aangat yung nandun si impact. Mararamdaman naman ang doon tayo kasi enjoy. Yeah, happy. Diba? Well, in fact, very visible yan sa mga department capture. Diba? Yes. May mga department na ang ganda ng atmosphere. Kaya most of people doon magtatambay, diba? Dumadaan. Diba? Okay. Kasi mapopromote naman yung psychological safety. Yes. Kasi dito, okay dito. Walang pansinan, walang... Ano yung tawag yan, Caps? Killjoy? Yeah, KJ. Doon sa department kasi nila, di ba? Hindi na na-observe yung ganong atmosphere, no? So, they would rather go to other departments and doon, katawa-tawa, di ba? Yung seminary life natin. Yung seminary life natin, ano bang activity natin doon na kung titingnan natin, halos kain lang tayo ng breakfast, ganun. The rest are just yung kaya nga galit yun si Padre Pilan, medyo magulo tayo. We're just happy. Yes, kahit saan tayo ilagay. Kahit sa chapel. Di ba? Kahit sa chapel. Sa Caps, doon daw tayo nagbibinata eh. Galing high school. Dito na ulit tayo. Pero ngayon, hinahanap pa natin. Yes. No, the happiness is different now. So we want to multiply that happiness dito sa workplace natin. Caps, mayroon ba tayong ano diyan, source something na we can really see about this topic, no? Meron ta ba tayong source diyan? Si Uncle Gallup natin, meron ka bang ano diyan? Data kay Uncle. Okay. Ito sabi ni Gallup sa research niya, research company naman talaga yan si Gallup. Ang happiness is linked to engagement. Wow. So, kaya nga, yung enthusiasm ng tao na malabas yung talent niya, yung energy, kaya sabi natin happiness, energy, na parang state of a flow lang ba na parang dumadaloy lang yung activity niya. Automatic. No? Automatic. Asika nature, kasi, para ba? Yes. Asika nature niya. Oh, kasi yung happiness, kung andyan sa workplace, yung engagement, mataas. Okay. Kasi yung engagement, parang tayang-taya ka eh. Yeah. Yung kasi kung half-engaged ka or whatever, parang may wini-withhold ka, nagwi-withhold ka ng, ito lang muna. Ito lang, di, tama na to. Kasi may mga reservation eh. Wala yung andyan yung psychological safety, wala. So medyo alanganin. Yung trust, wala. Wala. Yung meaning, wala. Yung purpose, wala din. E di ministerial na lang. 8 oras na lang tayo. Yes. Yung naibigay, yung compliance na lang. Yes, kasi wala siyang maghanap na ibang trabaho dito na lang. No? Para bang wala na eh. Diba? Tawag dyan, end game na ba? Diba? So, sahod na lang. Pinaglaban mo, sahod na lang. Kaya sinasabi ni Gallup, open man yan, mare-research man yan natin, na 70% na magiging factor sa engagement are managers. Wow. Okay, okay, pause mo na, Gavs. Gusto ko ulitin natin. Ano yun, Gavs? 70% of employee engagement nasa kamay ng manager. Kung sa bahay yan, nasa parents. Wow. Great. Kung nasa production yan, nasa supervisor. Supervisor. Na, kung sa leadership. Nasa lead man. Okay. So sa leadership position, ha? Okay, ha? Yes. So, 70%. Meaning,
may kaya nga keeping the workplace, kaya nga stewardship ang patama dito. Sino bang magki-keep? Keeping the workplace, tayo yun. Yung mga in charge sa tao. This is something, Kabsa, kasi we have to define here sino yes. yung mga responsible, accountable for this. Kasi yes. pag sinabi natin na happiness, trabaho ng lahat yan. Yeah, it's the responsibility, I believe, for everyone, but there must be accountable. At sinasabi yes. ni Gallup, no, sinishare ni Kabs Jerry, Managers, 70% no, accounts for engagement in the workplace. Pero ang activity ng managers, ano? Yun ang tanong. Yes. Sige, Cubs. Ano ngayon? Sinasabi ni Gallup, kasi manager, siya kasi yung coach, magbibigay ng inspiration sa tao, mag-unleash ng potential, para yung tao, yung worker, kasi hinahintay niya yung ano kaya ang next level. Yes. So isusupply ni coach yun, no? Ganito, ili-lead niya. Kasi ang uso ngayon, lead and guide, millennials eh. Yeah. So doon yun papasok ang role ni manager. Yeah, so manager as coach. Yes, manager okay, as coach. Yes, kasi coaching. May manager man na hindi coaching. Manager yeah. as police. Kino-qualify yeah. ngayon. Yes. Na if manager is you are there to get things done through other people. Pero how? How? Kaya nga, yeah. ang how, it's not by policing. It's more of coaching. Yeah. Lead, kaya, guide. So, yeah. And the role of the coach, kasi yun ang trabaho ko as a coach, di ba? It's really yes, unleashing. Ka. Unleashing the potential of the person. Okay? Yes. Di ba, Kam, sa mga, sa sport, di ba? Hindi naman sinasabi na example si Coach Chat Reyes. Hindi naman sinasabing mentor Chat Reyes. Di ba? Team Cohn, Coach Team Cohn, Coach Chat Reyes, Coach Top Bagwin. Bakit coach? Diba? Because sila ang responsible no, to unleash the potential of the person. Okay? Yes, so kung karne pa ng empleyado, pakupsanin mo ba? Kung saon ni paano mo mapalabas yung mantika niya? Mantika niya. Kung ano ba siya, halimbawa, made of ano ba siya, diamond, kailangan i-polish mo talaga siya. Diba? Yes. Para lalabas talaga yung totoong talent yan. So that's the responsibility of the manager. Yes. Okay? Kung papunta tayo sa sabi ni Jesus sa Bible, you are the salt of the earth. Of the earth. Meaning, paano natin mapalabas yung timplada niya kung tayo yeah. yung salt? Yeah. Yun man lang ang role ng salt. Ipalabas yeah. niya yung timplada ng isang bagay, karne or gulay. Pag nandyan si salt, lalabas yung timplada. So mag-cause lang siya ng reaction doon. So sinasabi natin na happiness is directly linked to engagement. Engagement. Kasi walang nai-engage na hindi happy. Yeah. Kaya nga nag-break yung ibang artista dyan. Oh, kasi wala namang happiness. Okay, and once you are engaged, di ba, meron ka na, di ba? Kumusta? Engaged yes. ka na, meron ng ring dito. Once you are engaged, meaning, di ba? Ready ka na, di ba, to yes. take another responsibility. And you pursue that because you want to be happy. Yes. Right? Diba? Happiness is the goal, eh. Yes. Sa formation, iba kasi yung, hindi ko lang malimutan, yung formator ko na SBD, iwan sana ngayon, si Father Jing, Pabiusa, SBD. Pabiusa. Okay, si Father Jing. Sabi niya, Father Jing, iba din yung formula niya. Si Father Jing Pabiusa is the brother of ex-PBA player, Bernie Pabiusa sa Crispa. Okay. Crispa. Yeah. Bulanon. Yeah, Bulanon. Yes. Yes, Cal, tuloy mo. Sabi niya na, pipe man yung tawag niya sa akin. Dalawa lang ang tung tingnan mo sa buhay. Kung may vocation ka ba or wala. Ito yung tingnan mo. Kung meron kang sense of happiness, that's one. Pangalawa, sense of freedom. Pag okay. andyan yung dalawa, doon ka. Sense of freedom and sense of happiness. Okay. Makukonek man yan natin dito kasi sinasabi natin psychological safety. Sense of freedom yun. Kaya nga, parang
parang nilalockdown. You're tied, di ba? Tied up, nakagapos yung kamay mo. Walang psychological safety. So, kaya nga, ibigay yun. Pag nandyan yung psychological safety, medyo maluwag. Yeah. Sense of freedom yun. Tapos, papasok na naman si sense of happiness. Happiness kasi, nandoon si meaning. Nandoon yung purpose. Nagko-contribute ako. Na-recognize ako. Ah, happy ako. Kasi nandoon yung treatment. Nandoon yung friendliness. So, yung kabuuan na yun. Kaya nga, pero paano yun na mangyari yun? Ah, kaya, balik na naman tayo doon kay coach. Manager, 70%. Paano mo gagawin na yung workplace keeping it that way? Nga that nandyan way. Yung happiness. Kaya nga, strategy pa rin. Sino bang mag-drive ng strategy? Yung manager. Manager, right. Ano bang magda-drive ng happiness? Yung engagement? Yung treatment? Yun magda-drive. Treated well. Andiyon yung friendliness. Yun ang sa what? Ang sa who? Yeah. Ah, manager, yun. Manager. Yes. Nada, manager. Tama. Very good, no? And with impact law comes, according to Gallup, di ba, there are three kinds of people in the workplace right now. Before kasi dalawa lang. Engage saka disengage. Di ba? Okay, meaning yung engage, yung sinasabi namin ngayon, kinukwento ni Coach Jerry, di ba? People who are happy talaga, no? Kaya engage sila. Meron yung mga ta-opposite, disengage. Kasi yun na nga, no? Walang sila ng psychological safety. But there's third category according to Uncle Gallup. Yes. Right meron, now, which meron. Is actively disengage. Yes. Okay? Yun ang high cost. Yes. Kasi sa ibang study, sinasabi nila, isang syndrome yan, presentism. Kasi ang problema natin, absenteeism man. Wala. Kung absent, parang low production tayo. Ang mas problema, mas dako tayo alcance. Yeah. Yung negative income. Mm-hmm. Yung presentism. Kasi andyan siya, actively disengaged. Yeah. Nag-time in yan, bayad yan. Okay. Hindi mag-contribute kasi presentism ang tawag yan. Hindi pa nalabas sa dictionary. Okay. Again, Hakams, very something new ang tinuturo ni Kams Jerry ngayon, di ba? Sa una, di ba ako rin ba absenteeism? But now, meron palang bago, no? Presentism. Oh, and this is something, ha? Na sinasabi niya, word worst. Bakit? Kasi ito, naghahanap ng kasama. Di ba? Nagkakampanya to. Sabutahe, no? Ito yung mga, father, the parents of negativism. Kahit anong gawin mo, lahat na nakikita nila, negative. Yes. And palagi na sa work. And sabihin mo na, sir, mag-quit ka na. Huwag muna. Kasi, di ba? Sayang ang sweldo. Ngayon na natin maintindihan, bakit pinopromote ngayon ang engagement? Kasi andyan yan eh. Tapos, present, hindi mag-contribute. Kaya happiness, i-engage mo para mag-contribute. Kasi alkansi ka. Yes. Andyan yan, bayad yan. Pero okay, well, in fact, the mga ano namin ngayon, tinuturo namin ngayon, mga business optimization. Right? Yun. How can you optimize the business if nasa workplace mo itong mga tao na to? Yung disengage, medyo okay pa daw yung Cubs, di ba? Medyo masolusyonan pa. Diba? Yes. Pwede pa, no, may 50-50 chance pa tayo to convert. But itong mga active disengage talaga, no? Sabi nga ni Cubs, no? Presentism ang problema dito. Nandyan, kaya lang walang engagement. So, di ka na nagiging continue. Active lang yan kasi present. Yes. Pero yung totoong output niyan, wala yan. Kaya nga, ngayon, yun ang call. Paano magiging happy ang workplace? Kasi doon man sila matrack. Yeah. Doon man sila madrive. Kaya nga, manager, 70%. Coach, i-unleash mo. Baka kulang lang yan sa recognition. Pansin lang. Yeah. No, the way you communicate, to the person. Yun. So those are the work of a manager as a coach. Yes. No? So, kaya nga, very important yung coach. Yeah. Kaya kung kami walang mga, coach, wala yan. Sabog yan. Kaya mga mga engagement namin ngayon, Cubs, ganun na yun. No? Manager as coach. No? Ay, mga companies na nag-hire sa amin, no, sa akin especially, to talk about no how to become a coach as a manager. Okay? Kasi, how to teach these people. Ang coach kasi, siya lang yung may withdrawal slip na para ma-withdraw niya. Kasi
talent, human capital, nasa sa kanya eh. The coach is there to withdraw. Ilabas mo yun, i-invest mo yan, i-contribute mo yan. Yung attention mo, yung focus mo, yung dedication. Kaya nga. And there's a way of doing things. Diba? Sabi ni Kamsa, yung coaching kasi, there's a way of doing things. No? How you ask the right question, how you unleash the, how skills to withdraw. Oh, skill yan. No? Hindi yan common lang. No? There's a competency that you need to do. Talagang ituturo yan. Ituturo namin yan. Ituturo talaga yan. Ituturo yan kasi mahirap mag-wido-wido. Balik tayo sa, baka mapunta lang yan sa medyo restrictive na approach. Yes, tama. So, baka na 70% is ang laki talaga. Yes, ang laki. 70%. Tingnan mo yung mga, kahit mga widow na operasyon na mga, na, pero nag-tribe. Kasi andyan yung nagtuturo. Yeah. Kaya, example, isang cook lang, pero ang daming putahe na napalabas. Yeah. Ilunod, bungkagi, sugnuri, yes. Atini. Yeah. Ganun. Yeah. Kasi andyan siya. Hindi naman siya nag ano. Yes. Tama. He's just there. He's just there inspiring. Monitoring. Monitoring, tama. Yun. Tama. Delegating ikaw, sige, sige. Tapos nakangiti 'yan. Yes, tama 'yan kasi kung nakasimangot ka, yung wala 'yan. Result ng pagkain. Sabi ko, walang love. Kaya nga, it's an art. Ito, matuturo pa rin kasi may structure man yan. This weekend, I was conducting a team building camp, no, with a company. Yun na nga, sabi ng isang tao, no, kasi gumawa, I asked him to do something. No, sabi ng isang manager, lagyan natin ng love. No? Lagyan natin ng love. Kasi before talaga, wala silang ma-accomplish eh. Diba? Sabi niya, and I like what he said. Lagyan natin ng love yung gagawin. And indeed, no? Nandoon sa signature. Yun ang signature mo. Yes. Yung unique na sinasabi mo, Cubs. Oo, no? Yun ang signature mo eh. Diba? That's the brand. That's your brand of service. So, on the overall, yun yung mag-create ng environment na keeping the workplace a happy place. Yes. So, hindi yan maging automatic happy. Andyan si Coach. Yeah. So, yung boto ang ano diyan Cubs, ang magiging result niyan is it becomes a culture. Yes. Tama? Kultura na, no? Ang ganda nitong, bakit gusto mo magtrabaho sa kumpanya na to? Kasi happy yung mga tao eh. Yes. Kaya makikita nila, no? Pagpasok mo pa lang sa ang guard nakangiti, di ba? Mga kasi by ano, nature. By nature ang millennial, nauuhaw sila sa recognition. Yes. Nauuhaw sila sa guidance. Napalaki, yes. Sabi mo nga, napalaki sila na ganun. Yes. Pagdating sa workplace, leave it on their own, sink or swim. Nawiwirla yun. Pero makita nila yung inspiration nga di kan reach up to the next level because of your guidance. Yes. Galgalingan niya yan. Galgalingan niya nagiging yan. Happy. Yeah. Tama. Tama. And ginawa ko sa mga staff ko na kasi paalis ako eh. Sinabi ko sa kanila para mag-welcome sila sa turnover. You enjoy whatever activities kasi magiging skill mo yun. Wow. Ngayon, ni-welcome nila. Sir, paano yun? O, sige. Nag-welcome sila kahit anong bagay na ipapagawa. Basta andyan ka lang. I like what you said. Kasi ito yung mindset before kasi sige lang, saka na ako naggalingan yan eh. Diba? But now what you are saying is every moment, seize the day, no? Seize that opportunity, no? To learn and grow, no? Yes. Kasi ang point ko naman, hindi na to mawawala sa'yo. Yes. Ikaw na to. Paglabas mo, whatever, ikaw na yan. Yeah. Tama, Cubs. Sabi ko nga dyan, parang ano yan, that is parang magiging shadow mo yan. Yes. Kahit saan ka, kahit tumanda ka, kasama-kasama mo yan. No? Hindi yan footprints na pagkatapos, maiiwan mo. Oh. Diba? Nasa likod seminary, mo. Formation lang. Yung mga pare, wala namang masyadong ginagawa. Yeah. Pero nakastructure yung lahat ng bagay na andyan lang sila. Nagbibigay ng, kung ma-off track, ibalik. I-on track. Off track, balik na naman. Hanggang makuha mo yung tamang timplada.
Yeah. And kailangan talaga si coach. 70%. Sure. Yeah. Walang engagement mangyayari kung puro kayo-kayo lang. Wow. Cubs, ang dami na naglang... Wabot na pala tayo sa 9:30. Na-surprise nga ako. Oh, kasi hindi ko alam paano abutin yung 1 hour. Thank you, Lord. Kasi ang maganda dito kasi no, sa mga ano, sa nakikinig sa amin ngayon nanonood, we are speaking from experience. No? We are speaking from experience. No? Kasi Jerry is a HR practitioner, no? Mga companies no, dinaanan niya. And I'm also, I coming from a corporate world. I was there for 25 years, employee, no? Magiging sa start, marketing, and nagiging boss. Ganun din kami. Kaya what we are telling you right now is experience and no, we are practitioners. No, nagpa-practice kami yung sinasabi namin kaya no. And we also do research. Hindi lang kami nag-a-appear na hindi rin kami nag-aaral. Okay, comes parting words. Parting words natin for sa ating mga ano ngayon. Viewers. So by now, it's our responsibility to promote harmony, happiness in the workplace because pandemic does not end in vaccination. It continues. The negative impact of pandemic continues, it will last longer. But with the dosage of our care, our way of providing psychological safety, and yung pagiging enthusiastic in whatever work, as the Bible, as 1 Corinthians would tell us, it has become a duty as son or daughter of God, and it has become a responsibility as a matter of strategy in getting things done with happiness, with engagement as a whole. Thank you. Okay, so, yeah. So ako naman, no, meron tayong ano, di ba, sinasabi na first dose, second dose ng vaccination. And merong third dose, Cubs. Ano yun? Booster. Di ba? Kailangan i-boost ka. So ngayon, Cubs, booster dose, di ba? Yes. Pero ngayon, Cubs, ito nakita ko, happiness is the booster pala. Yun yung magiging booster pala talaga sa workplace. If you really want to keep the workplace a happy place, then as a manager, your booster dose is to keep people happy. 70%. Okay? 70%, so you must be intentional. And do not afraid to get resource from other person because hindi mo hawak eh. Kung hindi mo alam, magpatulong ka. Huwag kang mahiya. No? Huwag kang mahiya because humility is a strength. Okay, Cubs Jerry. Treat them well. Treat them well. Okay, so Cubs, in behalf of Cubs Alex Solano, no, this is Coach Cisoy and Cubs Jerry. My challenge always, no, but I'm, Cubs. Sana okay ka lang dyan, Cubs Alex, no, and sa mga viewers, thank you for your, no, for watching, and we would like to invite you again, no, next Monday for another topic, and tomorrow, no, si Coach Cisoy and si Coach Senas for Choose Family Tuesday na naman tayo. Okay, pag-usapan natin. How to use your 13-month pay. Okay, anong plano mo? Ha? Pag-usapan natin yan. Okay? So, thank you very much, Cubs Jer. Thank you. God bless you. Thank you, everyone. Yes. Thank you. Okay.